Pangalawa po, ay living a life of humility. Pangalawang nais ng Diyos na tularandam natin. At yun din ang nais ni Pablo, tularan natin mula sa kanyang buhay. Yun po yung nabubuhay siyang may pagpapakumbaba. Nakita niya yun sa ating Panginoon sapagkat sinulat niya sa kanyang aklat in Philippians 2:6-8, basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi ng salita ng Diyos, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, napakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Kamatayan doon sa krus. Amen? So nandoon po na sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ sapagkat nakita ko unang-una sa lahat kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoon para tayo ay abutin. Ang sabi doon, binitawan niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Iniwala niya yung napakagandang kalalagayan niya sa kalangitan. Bumaba bilang isang alipin, naglingkod sa ating mga taong makasalanan. Sumunod hanggang kamatayan. Kamatayan doon sa krus. Ganoon po nagpakumbaba ang ating Panginoon, Jesucristo. Yun po ang nakita ni Pablo sa kanyang pagpapakumbaba. At alam niyo po si Pablo, in 1 Corinthians 9:19-23, ito rin po yung ginaya niya sa ating Panginoon. Ang sabi po doon sa salita ng Diyos, 1 Corinthians 9:19-23, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang pahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Ganon din po ang ginawa ni Pablo. Sabi niya, kapag may mahina, siya po ay nagiging mahina din. Hindi dahil mahina siya, kung hindi pinakikibagayan niya ang kahit na anong klase ng tao. Doon sa mga sapok ng kautusan, siya ay nagpasakop sa kautusan. Doon sa mga hintil na hindi sakop ng kautusan, siya po ay umabot din sa mga iyon sa kung ano yung kanilang kalalagayan. Kung ano yung nakikita niyang sitwasyon ng isang tao, sinasamahan niya yung tao na yun, binabagayan niya, para lamang ano, para lamang madala kay Kristo, para lamang maipahayag ang pag-ibig ng Diyos, para lamang magkaroon ng kaligtasan. Naunawaan po ba natin? Ibig sabihin doon, parang ginawa niya po yung ginawa ni Jesus na kung ano siya, inuubad na yun para makibagay sa kahit na anong klase ng tao.
sa langit, nagbumaba dito sa lupa bilang alipin, katulad mo at katulad ko. Amen po ba? So let us humble ourselves. Ang sabi ng Ephesians 4 verse 2, be completely humble and gentle. Magpakababa daw po tayo. Hindi po tayo yung mga Kristiyano na parang kapag tinignan ng ibang tao sa labas, tayo po ay banal na hindi na nila malapitan. Hindi naman po tayo makikisama sa kanilang ginagawang pwedeng makasama sa atin. Pero huwag po tayong parang hindi man lamang tawag po doon. Sabi nga ng salita ng Diyos ay minsan ay hipokrito. Amen? Ang nais ng Diyos sa atin, sabi nga kung minsan kailangan natin mag-isama para sila ay madala. Pero hindi natin kailangan makisama. Makisama lang. Bumaba ka lang sa kanilang kalalagayan at abutin mo ang kanilang pangangailangan. Amen? Let us be completely humble and gentle. Ang sabi ng Philippians 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. Pahalagahan natin ang ating kapwa higit pa sa ating mga sarili. Yung nakikita natin, ano yung pangangailangan niya? Bakit siya ganun? Amen? And then nandoon po yung pag-abot natin para po sa kanilang, sabi nga ng salita ng Diyos, ay God opposes the proud but shows favor to the humble. Kapag nakita ng Diyos yung pagbaba natin, siya ang mag-aangat sa atin. Kaya nga hindi natin kailangang iangat ang ating sarili. Ang Diyos ang mag-aangat sa ating pong mga buhay. Amen po ba? So let us